Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, tafsir sana yung topic natin, pero naisip ko kagabi. Kasi tinatalakay na natin yung Arkanus Salah, i-fast track na natin yung Arkanus Salah, Wajibatus Salah hanggang sa Sudanus Salah, kasi importante ito inshallah. So ubusin natin ito, saka tayo babalik sa normal na subjects inshallah. Yung regular natin na subject inshallah. Singa al-mas'alatu rabi'ah fi arkaniha. Ang ikaapat na aralin o usapin sa Kitabus Salah tungkol sa mga rukun o mga haligi ng sala. So reviewin natin. Hiya matatakawwanu minha al-ibadat. Ang arkan, ito yung mga bumubuo sa mga gawaing pagsamba. Wala tasuhul ibada illa biha, at hindi magiging tama ang anumang pagsamba liban na lamang sa pamamagitan ng mga ito. Liban na lamang na kumpleto ang mga ito. Hindi pwede magkukulang kahit isa. Wal farqu bainaha wa baina syurut, at ang pinagkaiba ng arkan sa syurut, anna syartu yataqaddamu alal ibadati. Ang kondisyon ay nauuna sa gawaing pagsamba. Kailangan matutupad muna ito, kumpleto rin, matutupad ito ng kumpleto bago gawin ng gawaing pagsamba. Wa yastamirru ma'aha, at nananatili ka dapat sa kalagayan na ito, yung mga kondisyon. Hindi ko ito nabanggit pala kagabi. Na doon sa mga kondisyon, halimbawang nagbago yung kalagayan mo, na wala ka doon sa isang kondisyon, hindi mo pwede pagpatuloy ang sala. Puputulin mo, tuulitin mo. Ano halimbawa? Yun, pag nasira ang tahara, di ba ang tahara kondisyon? Ngayon, pag nawala yung tahara, edi nasira ang sala. Yun yung tinutukoy dito, na yastamirru ma'aha. Ang shirt ay nagpapatuloy kasama ng gawaing pagsamba. Wa ammal arkan, at ang mga arkan, ang mga haligi, fahiyal lati tashtamil alayha al-ibadatu min akwalin wa af'alin. At ang mga arkan, ang mga haligi, ito yung mga bumubuo sa mga ibada na mga gawain at mga pananalita, mga sinasabi. Lahat ng ito ay may tuturing o mabibilang sa mga arkan. Ngayon nga, mga pangunahing kinakailangan para sa gawaing pagsamba. Siyempre, meron pang ang ibang mga gawain sa sala na hindi rukun, ito'y wajib o sunnah. So merong tinukoy dito ng 14 na rukun, ang kiyam, pagtayo, takbiratul ihram, pangalawa, pangatlo, pagbasa ng Fatiha, pang-apat, ruku, pang-lima at pang-anim, ang pagtayo mula sa ruku at pagdiretso ng katawan sa pagtayo bago magsujud, pang-pito yung sujud, pang-walo, ang pag-angat mula sa sujud. At ito ay maaring ang aangat ka mula sa sujud para sa pagtayo, para sa pangalawang rak'a, di ba? Huling sujud sa unang rak'a, tapos tatayo ka para sa pagtayo. O maaring mangyari na didiretso ka mula sa sujud para umupo. So yun naman yung pang-syam. Pang-walo, yung pagtayo mula sa sujud, patungo sa pag-upo o pagtayo, at pang-syam yung pag-upo. Yung julus, bayna sajdatain. Pang-sampu, tumaanina, kapanatagan. 11, at tashahudul akhir, ibig sabihin yung tashahud bago ang taslim. 13, al-julus ulit tashahud al-akhir, ang pag-upo para sa huling tashahud na tinutukoy nga rito yung bago mag-taslim. 13, taslim.
pagbati ng o pagsasabi ng assalamu alaikum wa rahmatullah. At 14, tartib, pagkakasunod-sunod ng mga ito, inshallah. Ngayon, una kiyam, natalaki na natin ito kagabi. So ngayon, inshallah, suratul fatiha, kiraatul fatiha, murattabatan fi kulli raka'ah. Ang pagbasa ng fatiha sa bawat raka'ah na murattaba. Murattaba, ibig sabihin, dapat nasa tama ito na pagkakasunod-sunod. Na ang Fatiha, unahin mo itong basahin kaysa sa iba pang sura. Okay? Hindi pwede mauna ibang sura. Mauna ito, ang Suratul Fatiha ay mauna na i-re-recite. Kung may i-re-recite ka man na iba. Ngayon, kung Suratul Fatiha lang i-re-recite mo, walang ibang sura, pwede rin. Walang problema dahil ang pag-recite ng ibang sura ay sunnah. Kahit sa una at ikalawang raka'ah. Okay? Ng lahat ng salah. Merong hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, la salata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Walang sala o hindi tanggap ang sala ng sino man na hindi bumasa ng fatihatul kitab. Tinutukoy dito yung suratul fatiha na panimula ng kitab, panimula ng Quran. Al-kitab, ang tinutukoy dito ay ang Quran. Wa yustathna min dalika al-masbuk. Yustathna, ibig sabihin yung istithna. Istithna, exemption. Okay, exempted sa pag-recite ng Fatiha ang masbuk. Kapag dumating siya sa sala, nakapasok siya sa sala, natapos na yung ruku. Halimbawa, so hindi niya mare-recite yung Fatiha para sa raka na yun. O kaya dumating siya, nagruruko na yung imam, alam nga naman mag-recite pa siya ng Fatiha pagpasok niya ng saf. Diba? Naintindihan nyo? Halimbawa, may nalit sa inyo, papasok ng masjid, yung imam nakaruko, mag-Allahu Akbar kayo muna, diba? Takbiratul Ihram. Ay, nalaktaon pala natin takbiratul Ihram. Hindi nyo rin naman sinabi. Sila, tuloy lang natin to. So, nagtakbiratul Ihram kayo, tapos yung imam nakaruko, diba? Hindi na kayo magre-recite ng Fatiha doon. Sundin nyo yung imam. Okay? Alam nga naman, Allahu Akbar. Tapos pinipilit mong basahin ng mabilis yung suratul Fatiha nang sa gayon yung imam bago dumiretso mula sa ruku ay maabutan pa ninyo na magruku. Okay? Na 5 seconds yun lang i-re-recite yung Fatiha. Hindi pwede. Okay? Yun nga, hindi mo rin kailangan gawin yun kasi nga, ang kailangan mong gawin ay ang sundin ng imam. Pero balikan natin yung takbiratul ihram pala. Okay, takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram, takbir, ibig sabihin pagsasabi ng Allahu Akbar, at ihram, bakit ito tinawag na takbiratul ihram? Ihram kasi ipinapasok mo ang iyong sarili sa isang pagsamba o isang debosyon na hindi ka pwedeng abalahin o hindi ka pwedeng istorbohin, hindi mo pwedeng puputulin para sa anumang bagay na hindi naman mas mahalaga pa rito. Ang sinasabi ko mas mahalaga pa rito kasi pwede mo naman putulin yung sala. Kung merong mas mahalagang bagay na magiging dahilan para putulin mo ang sala. Parang tapos ka na magtikbiratul ihram, nakapanglawang raka ka na. Merong may emergency, edi putulin mo yung sala, pwede naman, okay? Huwag kayong maniniwala doon sa mga kwento-kwento, meron daw sahaba, pinana, tapos tinamaan siya ng pana, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang sala. Walang ganun. Okay? Kung totoo man na nangyari yun, hindi yun gagawin ng mga sahaba dahil ang pag-unawa natin, ang Islam ay sinusunod sa pinakamakatwiran na paraan na hindi ito makakapaminsala sa tao, sa kanyang pagsasakatuparan nito. Okay? Kasi kung totoo yun, di sana, hindi nga kilala ko sino yung sahaba na yun, di ba? Hindi binabanggit. Eh di sana si Omar bin al-Khattab nung sinaksak, nagpatuloy ng sala. Di ba? Hindi naman eh. So,
pwedeng maputol ang sala sa kadahilan na nakatanggap-tanggap. O lumilindol. Pwede mo tigil yung sala, walang problema. Merong kumalat na video noon, oh, lumilindol, tinuloy nila yung sala nila. Pero pag umalis ka sa sala, wala rin problema. Kasi iniligtas mo ang sarili mo. Hindi yun pagpapakabayani. Okay, na nagsasala, nagigiba na yung masjid, andun ka pa rin, nagsasala. Hindi yun kabayanihan, hindi yun kabanalan. Okay? So yung konteksto dito nga ng takbiratul ihram, ihram na katulad sa hajj at sa umrah, pagpasok ng tao sa kalagayan ng ihram, kumbaga inilalagay na niya ang kanyang sarili sa pagsamba na hindi siya pwedeng abalahin o hindi rin siya pwede naman na puputol sa kanyang gawaing pagsamba ng walang dahilan. O kaya gagawa siya ng mga gawain na hindi related o walang kinalaman sa kanyang kalagayan bilang muhrim sa kalagayan ng mga nasa hajj at umrah. So dito sa takbiratul ihram, kapag nagsabi ka na ng takbiratul ihram, nasa loob ka na ng sala. Nasa loob ka na ng sala, kaya huwag mo nang abalahin ang sarili mo sa iba pang mga bagay. Physical man at hindi physical. Ang sinasabi ko rito, physical, kasi nga, pag nandun ka sa takbiratul ihram, nagtakbiratul ihram ka na, hindi ka na pwedeng kumain, hindi ka na pwedeng uminom, hindi ka na pwedeng magsalita, hindi ka na pwedeng makipagkwentuhan. Yun. At syempre, kung ang katawan ay hindi gumagawa ng mga gawain na walang kinalaman sa sala, ganun din ang isip natin. Dapat nakapokus ito sa sala. Nakapokus tayo sa sala na inaalala natin, nakaharap natin si Allah. Okay? Hindi yung nasa sala ka nga, tapos palingon-lingon ka naman, parang naiinip ka, ganun. Parang si Yasin, tingin ng tingin sa orasan. Pag sala, wala ka na ibang titingnan. Yung sala na lang yung focus mo. Yung focus mo ay ang sala. Kaya siya tinawag na takbiratul ihram. Ihram, kalagayan, kumbaga na haram, ang iba pang gawain na walang kinalaman sa sala. Fi awwaliha, sa umpisa ng sala. Kasi nga technically, ang takbiratul ihram ang umpisa ng sala. Tinukoy lang yung qiyam kasi ito ang origin ng posisyon ng mananampalataya kapag siya ay nagsasala. Kaya inuna yung qiyam. Okay? Pero nagsisimula talaga ang sala sa takbiratul ihram, alhamdulillah. Wahiya qawlu Allahu Akbar. At ang takbir, itong pagsasabi ng Allahu Akbar. Pwede ka ba magsabi ng iba pa liban sa Allahu Akbar sa simula ng sala? Pwede? Hindi pwede. Ha? Oh, hindi sa takbir. Tsaka, syempre, yung pangunahing batayan, hindi naman yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So sa lahat ng gawaing pagsamba, ang lahat ng gawaing pagsamba ay ano? Haram, liban na lamang sa may dalil. So hindi mo pwedeng gagawin Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar lang ang pwede. Yun nga, sinabi, La yujzi'hu gairaha. Hindi pwede, napapalitan niya ito ng ibang sinasabi. Pwede ba Tagalog? Ha? Magtatakbir ka Tagalog? Si Allah ay dakila? O Inglisero ka? Allah is the greatest? Pwede? Ha? Hindi rin pwede. Kasi sa sala, hinga, lahat ng gawain dito ay kumbaga eksakto kung paano ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aytu muni usalli, sabi dun sa hadith, magsala kayo katulad ng kung paano ninyo ako nakita na magsala. Ngayon yung nabanggit ko nung nakaraan na pwede kang magdua sa loob ng sala, ayon sa sinabi ng ibang mga scholar, pwede kang magdua sa iba pang wika liban sa Arabic. Pero ito ay para lamang doon sa mga walang kakayanan na magdua sa wikang Arabic. Okay? Pero kung kaya mo, hindi pwede. Kailangan Arabic pa rin. Kahit mali-mali yung Arabic mo. Diba? Kahit mali-mali yung Arabic mo. Diba, nakasujud ka, gusto mo magdua.
Gusto mong humiling ng biyaya, tapos balubroktot Arabic mo, walang problema. Walang problema, inshallah. Mas importante, hindi siya Tagalog, Ilocano. Kung marunong ka naman mag-Arabic, o meron kang kahit kaunting kakayanan na mag-Arabic. Meron kang gustong hilingin, ganun, pwede. Pero nga, pinakamainam talaga na dua, yung Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, kasi yun ay malawak na dua, malawak ang kahulugan nito. Madaling kabisaduhin. Siyempre, i-recite mo yun hindi bilang Quran, kundi bilang dua. So, hindi pwedeng magpapasok ka ng anumang salita sa sala na hindi naman Arabic o hindi bahagi ng sala. Okay? Ngayon, merong ibang usapin. Yan nga, kasi nandito na tayo sa Takbir at Al-Ihram, na ibig sabihin, wala ka nang pwedeng gawin. Kapag bumahing ka, pwede ka bang magsabi ng Alhamdulillah? Ha? So, sabi ni ibang scholar, pwede. Bumahing ka, magsabi ka ng Alhamdulillah. Kahit nasa gitna ka pa ng pag-recite ng Suratul Fatiha, pwede rin namang hindi. Kasi originally, sunna naman talaga ang pagsabi ng Alhamdulillah, yung tahmid sa pagbahing, walang problema. Inshallah. Eh yung nakarinig, sasabihin ba niya, Yarhamukallah, hindi. Kasi ang Yarhamukallah, hindi naman bahagi ng salah. Yung Alhamdulillah, so pwedeng ano, pwedeng masabi sa salah, kasi sinasabi ng mga scholar, hindi naman ito kakaibang salita sa salah. Sa Suratul Fatiha, ay Alhamdulillah. Okay? At yung mga sahaba, tuwing nakakabasa sila ng mga ayah sa Quran na lumuluwalhati kay Allah, nagsasabi rin sila ng Subhana Rabbi, luwalhati sa aking Panginoon. So, nasasabi rin nila yung mga bagay na ito, at yun nga, ang sunnah, ito yung mga ginawa at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano pa? Pinahintulutan. So hindi pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba na gawin yun. At syempre doon nga dalil din yung natalakay natin doon sa ano, yung nanggaling sa ruku, di ba? Rabbana walakal hamd. Tapos merong sahaba dinagtong niya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. So yun ay hindi rin tinaliwas o hindi rin na kumbaga, hindi kinontra, hindi sinawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yujzi'hu gairaha, so hindi pwedeng iba pa liban sa takbir ang sasabihin sa takbiratul ihram. Liban pa sa Allahu Akbar, walang ibang pwedeng sabihin dito. Paano yung pipi? Ah. Yung pipi, inga, fattakullaha mastata'tum, katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya, di mag kung kaya niya mag-vocalize ng sasabihin niya, pwede naman. Pwede rin, inshallah. So, hindi niya masasabi yung Allahu Akbar ng tamang pagkakasabi, pero pwede niyang gawin. Inshallah. Pwede niyang pagsikapan na magawa ito, inshallah. Yung ngongo, ganun din, pareho lang. Kahit hindi niya ma-recite ng maayos, paano ba magsabi Allahu Akbar yung ngongo? Diba? Hindi niya naman po-pronounce ng maayos yun kasi nahirapan yung ngongo mag-pronounce ng B, tsaka M, at iba pang mga letra. So hindi niya mapopronounce sa maayos yun. Pero siya natanggap pa rin, inshallah. Yan sabi ko lang, baka pag may ngongo, awayin nyo. Sabihin nyo, mali yung tajwid. So pwede, inshallah. So dito, saan na ba yun? May hadith, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Ida kumta ilas salati fakabbir. Kapag tumayo ka para sa sala ay magsabi ka ng Allahu Akbar. Fakabbir, kabbir yung amar ng kabbara, yukabbiru. Kabbir, magsabi ka ng Allahu Akbar. At yun din, meron pang isang hadith, iniulat ito ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at takbiru wa tahliluha at taslimu. Ang tahrim nito ng sala ay nagsisimula sa takbir. At ang tahlil, pagiging halal
ng sala o sa sala, pagiging halal sa sala ay sa taslim, yung pagsasabi ng assalamu alaikum wa rahmatullah. Anong ibig sabihin dito? Yung katulad nung natalakay natin doon sa sira. 'Di ba? Ang Masjidul Haram, tinawag na Masjidul Haram dahil ito ay banal. So yung tahrim dito sa konteksto ng hadith na ito, tahrim ng pagpapakabanal sa loob ng sala na nagsisimula ito sa takbir. Kapag nagtakbir ka na, nandun ka na sa kalagayan ng kabanalan. Wala ka ng ibang gagawin, wala ka ng ibang iisipin, wala ka ng ibang sasabihin, liban na lang sa may kinalaman sa sala. Ito yung sinasabi rito, tahrimuha at takbir. Tahrim, ibig sabihin papasok ka na doon sa ihram ng sala, yung kalagayan na banal o kalagayan ng debosyon sa sala. Wala ka ng ibang gagawin, sasabihin, iisipin, liban na lang sa may kinalaman sa sala. Wa tahliluha at taslim, at ang tahlil, kumbaga yung nagpapahintulot na sa'yo, naggumawa ng iba pang mga bagay na walang kinalaman sa sala, pagkatapos ng taslim. Na technically, ang sala ay nagtatapos sa taslim. At yun nga, idadagdag ko na ngayon, ang sala ay natatapos sa pangalawang taslim ng imam. So, kailan ba magtataslim ang ma'mum? Kapag natapos na rin magtaslim yung imam. Okay? Ang ibig ko sabihin dito, hintayin yung magsalita yung imam o makapagsabi mo ng assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah ng dalawang beses, saka kayo magtataslim. Yun ang pinaka mainam. Okay? Yun ang pinaka mainam. E lalo naman kung late kayo sa sala. So hintayin nyo yung imam magsabi ng assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Natapos na siya doon sa sinasabi niya bago kayo tumayo. Okay? Huwag nyo gayahin si Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum. Pasalam pa lang ako, nakatayo na siya. Tapos 15 seconds, tapos na yung kulang yung ano, raka'a. Tulog naman, hindi mo yung maririnig. So ang taslim, kumbaga matatapos, o magsisimula kayong magtaslim, kapag tapos na magtaslim ang imam. Ganun din nga sa lahat ng ano, yung mga gawain sa sala, di ba? Lilipat ng pwesto, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud. Kikilos kayo kapag natapos na rin yung imam magsalita. Pag narinig niyo huling syllable, Allahu Akbar, yung bar, saka kayo kumilos. Kapag narinig niyo yung dah, dun sa sami Allahu liman hamidah, eh saka kayo kumilos. Okay? Hindi yung kung kailan kikilos yung imam, sasabayan nyo na rin, hindi. Mas safe na nahintayin yung makapagsalita yung imam matapos yung sinasabi niya. Bakit? Kasi nangyari minsan yan, naobserbahan ko yan sa, ano, sa Saudi, may mga imam matatanda. So ang tagal kumilos nun, sami Allahu liman hamida. Eh, yung tao, nakita niyang imam, patayo na, galing sa ruku. Eh sinundan niya, nung pagtayo niya, eh nauna pa siya doon sa imam kasi bagal nung imam dumiretso eh. Matanda na. Eh hintayin niyo yung imam na makatapos doon sa kanyang sinasabi. Hintayin niyo yung imam. So nga, ang sala nagsisimula sa takbir at nagtatapos sa taslim. Fala tan'akidus sala bidunat takbir. At hindi mapagtitibay na ikaw nga ay nasa sala nang walang takbir. Okay? Hindi ka pwedeng magsala nang walang takbir. Qira'atul Fatiha murattabatan fi kulli raka'a. Sa pagbasa ng Fatiha sa bawat raka'a. At ito ay dapat na murattaba. O yun nga, nauuna na. Marerecite. Nabanggitan natin ito kanina. Niulat ni Imam number 4. Ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Walang sala ang sino mang hindi magbasa ng Suratul Fatiha. Wa yustathna min dalika al-masbuk. So yun nga yung masbuk. So kung wala ng panahon para mag-recite siya ng Fatiha, hindi niya kailangan mag-recite ng Fatiha. Okay? Inabutan yung imam, nagruku. Hindi yun Allahu Akbar siya, tapos pipilitin niyang bilisan yung Suratul Fatiha niya, 5 seconds, tapos na, tapos habulin niya ruku ng imam, hindi ganun. Okay? Si Saad baka kaya yun. Pero huwag niyo nang gawin, okay?
Huwag niyo nang gawin. So, hindi nga rin kailangan gawin, okay? Basta nagtakbir ka, Allahu Akbar, tas wala nang panahon para magruku, wala nang panahon para magfatiha, sundan ng posisyon ng imam. Tapos yun nga rin, sa masbuk, naalala ko lang bigla. Kapag pumasok ka sa masjid, anumang pwesto ng imam, sundan mo. Kasi merong iba, hinihintay pa nila imam na tumayo, tapos saka sila papasok sa saf. Okay, parang nangihinayang sila. Hindi nila naabutan yung ruku. Andun muna sila, tambay-tambay yan, ikot-ikot. Kasi yung imam, magsusunod pa ng dalawa bago tumayo. At pag nakatayo na yung imam, saka sila papasok sa saf. Walang ganun. Okay, pumasok kayo sa saf kung ano yung posisyon na maabutan nyo. Okay, hindi yung parang lugi pa kayo. Feeling nyo, lugi kayo pag pumasok kayo sa saf na nakasunod yung imam. Hindi ganun. Kung yung maabutan nyo, yun na yung gagawin nyo. Sinabi, ida adrakal imam murakian, ida adrakal imam marakian, kapag maabutan niyang imam nang nakaruku, au adraka min kiyamihi malam yatamakkan maahu min kiraatil fatiha. O kapag inabutan niya yung imam na nakatayo nga pero hindi niya kayang matapos pang i-recite ang suratul fatiha. Ito yung tinutukoy dito na masbuk na maaring hindi na siya makapag-recite ng fatiha pero mapapaumanhinan yun sa kanya. Anyway, yung rakaan naman na yun, hindi niya na talaga inabutan. Pagkatapos ng imam magtaslim, kung ilan yung utang niya na rakaan, di ba yun yung kukumpletuhin niya. Yun yung kukumpletuhin niya. Wakad al-ma'mum fil jahriya. So, ganun din yung ma'mum sa jahriya. Anong jahriya? Mga sala na malakas na nire-recite yung fatihat, mga sura. Okay? So, minsan, lalong-lalo na maghrib, maikling mga sura ang nire-recite. Minsan yung imam magre-recite suratul asr, suratul kawthar. Ikaw, hindi mo na rin ma-recite yung fatiha ng kumpleto, nagruku yung imam, magruku ka na rin. Kahit hindi ka pa nakatapos mag-recite ng fatiha. Okay, walang problema. Kasi sinunod mo yung imam. Sinunod mo yung imam. At yun nga, sa jahriya, maari nga rin ayon sa pananaw ng ibang mga scholar na kasi sabi ng iba, pagkatapos ng imam mag-fatiha, mag-recite ka ng fatiha. Pero maari rin namang mangyari, yung katulad sinasabi dito, yustahna min kiraatiha. Wakad al-ma'mum fil jahriya, yustahna min kiraatiha. Ang ma'mum, ang nasa likod ng imam, doon sa sala na nire-recite ng malakas ang fatiha at mga sura, maaring hindi na siya magbasa rin ng suratul fatiha. Pero mas safe yung ano, kumbaga yung mag-recite ka pa rin sa abot ng iyong makakaya kung matatapos mo. Pero kung maikli lang na sura yung babasahin ng imam, diba, re-recite niya suratul kawthar. Yan bagal mo mag-recite. Alhamdulillahi rabbil alamin ka pa lang tapos yung imam magruruko na. So ganun din. Sundin mo yung imam, hindi mo kailangan kompletuhin yung suratul fatiha, walang problema. Lakin, laukara aha, fisa ka natin imam fa inadali ka ula. Ito nga. Kung babasahin niya ang suratul fatiha, sa panahon na tahimik ang imam, sa pwede siya magsimula mag-recite doon. Okay? Sa mga imam, minsan nagbibigay sila ng patlang sa pagitan ng pag-recite ng fatiha at yung susunod na sura. Ako hindi ko masyadong hinahabaan. Pero mula pa doon, mag-recite na kayo ng fatiha. Tapos kung ano lang aabutan, i-recite nyo lang yung marirecite nyo, inshallah. So yun nga, itong ganito yung pagre-recite, pagkatapos ng imam na mag-recite ng fatiha, ito nga, akdan bil ahwat, ito yung pagkuha sa mas safe, kumbaga, mas safe na opinion. Safe na opinion, ibig sabihin, mas malayo sa pagkakamali na magre-recite ka pa rin ng fatiha pagkatapos ng imam na mag-recite ng fatiha. Bagaman may mga nagsasabi na scholar na pwedeng hindi ka na mag-recite ng fatiha kung malakas ang pag-recite ng fatiha. Katulad sa Fajr at dalawang unang raka'a ng Maghrib at Isha. So may nagsabi, pwedeng hindi ka na mag-fatiha sa unang dalawang raka'a, pero kung mag-recite ka pagkatapos ng imam, yun ang mas sigurado o mas nakatitiyak ka, inshallah. So, puputuloy natin ito dito bukas, inshallah.
talakayin natin yung kung ano man yung maabutan natin na matapos sa mga arkan ng sala. Tapos isusunod na natin yung mga wajib, inshallah, tapos mga sunna. Ay, diretso na pala natin sa ano? Hanggang sa mubtilatos sala at mga makruh sa sala. Kasi importante ito. Araw-araw natin itong ginagawa, tapos palpak pala. Sayang. So, unahin natin ito matalakay, inshallah, hanggang sa matapos ito, saka tayo babalik dun sa iba pang mga subject. Inshallah, ganda na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.